Isang eroplano ang nagcrash sa bulubundukin ng South America na kung tawagin ay Andes Mountain. Sa lakas ng impact at itsura ng eroplano matapos ang crash ay talaga nga namang nakakagulat na may mga nakaligtas. Pero ang mas nakakamangha ay ang matinding mga pagsubok na pinagdaanan ng mga survivors para patuloy na mabuhay at makauwi sa kanilang pamilya. Welcome mga kaistorya! Pag-usapan natin ang istorya ng Miracle of Andes na isinapelikula pa noong 90s na pinamagatang Alive. Kung bago ka sa aking channel, ay pakiclick mo na ang subscribe button at huwag kalimutang i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. October 12, 1972, Huwebes. Ang mga magkakaibigang miyembro ng Old Christian Rugby Team na mula sa Montevideo, Uruguay ay sumakay sa eroplano patungong Santiago, Chile para sa isang pagtutunggali. Kasama nila sa eroplano ang ilan sa kanilang mga kamag-anak, supporters at mga kaibigan. Sa kabuuan ay 45 ang sakay ng eroplanong Urugaian Air Force 571 at ito ay pinalilipad ng isang baguhang co-pilot at veteranong kapitan. Dahil sa hindi magandang panahon ay naputol ang kanilang paglalakbay at napilitan silang magpalipas ng gabi sa Mendoza, Argentina. Kinaumagahan ng October 13, Biyernes, hindi pa rin masyadong maganda ang panahon pero inaasahan ng mga piloto na gaganda na ito sa hapon. Kaya bandang alas 2 ng hapon ay muli na silang pumahim papawid. Ngunit sa pagkakataong ito ay kinailangan ng mga piloto na mag-iba ng ruta. Hindi kasi kaya ng eroplano na lumipad ng mas mataas sa 25,000 to 26,000 feet na kailangan para hindi nila tamaan ang mga tuktok ng bundok. Parang U-turn ang ruta na kanilang tinahak at imbis na lagpasan nila ang mga tuktok ng bundok ay inikutan nila ito. Masaya ang mga pasahero sa loob ng eroplano at nagkukulitan pa ang mga magkakaibigang rugby players. Bagamat may mga turbulence silang nararamdaman, ay hindi pa masyadong nag-aalala ang ibang mga pasahero dahil ang isip nila ay nakatuon sa nalalapit nilang pagtutunggali. Pero ilan sa mga pasahero, kabilang na ang medical student na si Roberto Canessa, ang nakapuna na parang malapit ang lipad ng eroplano sa bundok. Wala silang kamalay-malay na nakagawa ng malaking pagkakamali ang mga piloto. Sinabi nila sa air traffic controller na isang minuto na lang ay maglalanding na sila sa paliparan kahit na sa navigation at mga instrumento nila ay nakasaad na 11 minuto pa. Hindi sila masyadong makakita dahil sa makapal na ulap at sila ay nakadepende lamang sa mga instrumento ng eroplano ngunit sila ay nagkamali sa pagbasa nito. Patuloy ang pagbaba ng eroplano dahil ang buong akala nila ay palanding na sila. Laking gulat ng mga piloto nang makita nila na malapit na silang mabunggo sa bundok. Sinubukan ng mga piloto na umangat para makaiwas pero huli na ang lahat. Sumalpok ang buntot ng eroplano sa bundok at agad itong naputol. Nagpagewang-gewang ang eroplano at humampas pa uli ito sa mga bundok na nagresulta sa pagkakaputol ng mga pakpak nito. Natira na lamang ang tinatawag na fuselage o katawang bahagi ng eroplano bago tuluyang bumagsak sa bundok na balot ng makapal na yelo. Maya-maya pa ay dumausdos ang eroplano pababa ng bundok at himalang hindi ito bubangga sa kahit anong malaking bato. Tumigil sa pagdausdos ang eroplano sa taas na 11,700 feet above sea level. Ang mga tao ay tumilapon kung saan saan at ang mga upuan ng eroplano ay nabunot. Ilan sa mga pasahero ay natagpo ang nakabaon sa yelo. Karamihan sa kanila ay buhay at nag-iiyakan dahil sa sakit ng mga natamo nilang injuries. Marami ring lubhang nasugatan at naghihingalo. Ang isa sa rugby player na nagngangalang Nando Parado ay nawalan ng malay dahil sa malakas na pagkakahampas ng kanyang ulo. Hindi niya alam na patay na ang kanyang ina
at ang kanyang kapatid ay nag-aagaw buhay. Sila ay nakasama lamang sa biyahe dahil pinayagan si Nando na magsama ng 2 pasahero na walang bayad. Sa 45 pasahero, 12 kagad ang namatay dahil sa pagkakahulog mula sa eroplano at 6 pa ang namatay matapos ang ilang oras dahil sa mga injuries na kanilang natamo. Ang mga pasahero na hindi masyadong nasaktan ay tumulong sa ibang mga pasahero na sugatan. Si Roberto Canessa naman ang tumayong doktor sa mga survivors at tumulong magbigay ng paunang lunas. Ang bungakala ng mga survivors ay darating kaagad ang rescue kaya inipon nila ang mga bagahe at hinihilera nila ang mga ito upang makabuo ng korting cruise. Umukit din sila sa snow gamit ang kanilang mga paa ng malaking sign ng SOS at umasa silang makikita ito ng mga nagdaraang eroplano sa itaas. May mangilan-ngilang eroplanong dumaan pero walang nakapansin sa kanila. Kulay puti rin kasi ang kulay ng eroplano kaya hindi ito madaling makita sa gitna ng mayelong bundok. Kinagabihan ay lalo pang lumamig. Pumasok ang mga survivors sa loob ng nasirang eroplano at hinalughog nila ito upang maghanap ng mga pagkain at bagay na mapakikinabangan. Ginamit din nila ang mga maleta upang matakpan ang butas ng eroplano at harangan ang pagpasok ng malamig na hangin. Sa kanilang paghahalughog ay nakakita lamang sila ng 8 chocolate bars, 1 latang tahong, 3 garapon ng jam, 1 lata ng almonds, ilang mga candies at ilang bote ng mga alak. Talaga nga namang kulang na kulang para sa noon ay 27 survivors kaya maigi nilang plinano kung paano nila paghahatian ang mga pagkain. Bukod sa lamig at gutom ay nakaranas din ng mga survivors ng tinatawag na altitude sickness. Ito ay nararanasan sa mga matataas na lugar kung saan manipis ang hangin. Ilan sa mga sintomas nito ay sakit ng ulo, nahihirapang huminga at matinding pagkapagod. Pagkalipas ng 3 araw ay nagkaroon na ng malay si Nando. Napag-alaman niya ang masakit na balita na pumanaw na ang kanyang ina at nasaksihan niya rin ang paghihingalo ng kanyang kapatid. Matapos ang 9 na araw ay marami pang mga namatay. Naubos na rin ang kanilang pagkain at walang mga puno, halaman o hayop na mapagkukunan ng pagkain sa paligid. Dahil sa matinding gutom ay sinubukan nilang kainin ang mga bagay sa paligid nila tulad ng piraso ng leather, mga goma ng sapatos at kung ano-ano pa. Ngunit lalo silang nagkasakit nang gawin nila ito. Nakakainom naman sila ng tubig sa pamamagitan ng pagtunaw ng yelo sa ilalim ng araw gamit ang mga aluminum na pinagtabasa ng eroplano. Ngunit dahil sa kawalan ng pagkain ay nagsimula nang makaranas ang mga survivors ng starvation kung saan ay ginagamit na ng katawan ang sarili nitong laman at taba upang magkaroon ng nutrisyon. October 23, 1972, narinig ng mga survivors mula sa transistor na natagpuan nila sa eroplano na ititigil na ang search and rescue mission para sa kanila. Bakas sa mukha ng mga survivors ang pag-aalala at ang ilan sa kanila ay nawalan na ng pag-asa. Alam nila na kapag mas tumagal pa na hindi sila kumakain ay tuluyan na silang manghihina at mamamatay. Hindi rin lingid sa kaalaman nila na ang mga labi ng kanilang mga kaibigan ay nakapreserve sa yelo at ito na lamang ang naiisip nilang pwedeng maging solusyon para maibsan ang kanilang pagkagutom. Nag-usap ang mga survivors at mahabang diskusyon ang naganap. Marami ang hindi masikmura na kumain ng labi ng tao, lalo pa ng kaibigan nila. Ngunit ipinaliwanag ni Roberto Canessa sa mga survivors na tanging ang pagkain ng labi ng mga namatay nilang kaibigan ang solusyon para sila ay makakuha ng protina at patuloy na mabuhay. Pinangunahan ni Canessa ang paghiwa sa labi ng co-pilot gamit ang basag na salamin. Nung una ay hindi kumain ang lahat, ngunit kalaunan ay bumigay din sila. Sa 10 labi sa paligid nila ay nagkasundo sila na hindi nila gagalawin ang nanay at kapatid ni Nando at pamangkin ng isa sa mga survivor. Gabi ng October 29, 1972,
isang trahedya uli ang dinanas ng mga survivors. Isang malaking landslide ng yelo na kung tawagin ay avalanche ang bumulusok at natabunan ang 27 tao sa fuselage. 8 ang agad na namatay. Matinding depresyon ang kanilang pangnagdaanan at lalo pa silang namroblema dahil ang ibang mga 10 tao na kanilang kinakain ay natabunan ding ng makapal na yelo. Dabagman sa kanilang kalooban ay nagdesisyon ng grupo na kainin din ang mga kaibigan nila na ilang oras pa lamang namamatay. Nangako sila sa isa't isa na kung sino man sa kanila ang masawi ay binibigyan niya ng permiso na gawing pagkain ng kanyang labi. Matapos ang pangyayaring ito ay napaisip si Nando na kailangan na nilang lisanin ang bundok. Sinabi niya sa sarili niya na kung siya ay mamamatay siyang lumalaban. Matapos ang 6 na linggo ay 17 na lang na survivors ang natira. Bahagyang bumaba ang kapal ng yelo at ilan sa mga survivors ay ginalugad ang paligid. Natagpuan nila ang buntot ng eroplano at sa loob nito ay nakita nilang baterya ng radyo at sinubukan nilang ayusin ito para makapagpadala ng distress signal pero wala kahit isa sa kanila ang marunong paandarin ito. Dito na lalong lumawig ang pagnanais ni Nando na makaalis ng bundok. Kinausap niya si Roberto at sinabi niya na kailangan na nilang umalis hanggat malakas pa sila kundi ay doon na sila mamamatay. Nagpulong uli ang mga survivors at pumayag sila sa naisip ni Nando. Napagdesisyonan nila na si Nando, Roberto at isang nagngangalang Antonio ang maglalakbay para humingi ng tulong. Ibinigay ng mga survivors ang pinakamakapal na mga damit sa kanila at gumawa rin sila ng sleeping bag gamit ang mga insulation ng eroplano. Nagbaon din sila ng labi upang sila ay may makain at ito ay nilagay nila sa tinahing mga damit at nagsilbi nilang backpack. Gumawa rin ang grupo ng improvised na sunglass mula sa plastic na natagpuan nila sa eroplano para makaiwas sa snow blindness ang 3 na maaari nilang maranasan dulot ng refleksyon ng araw sa snow. December 12, 1972. 16 na lang ang natitirang survivors. Nagumpisa ng maglakbay si Roberto, Nando at Antonio. Matapos ang 3 araw ng pag-akyat sa bundok ay narating na nila ang tuktok nito. Ang buong akala nila ay masisilayan na nila ang kabiasnan ngunit bigo sila. Tumambad sa kanila ang ilan pang bundok na puno ng yelo. Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon si Antonio na bumalik na sa eroplano at ibigay ang kanyang mga baon kina Nando at Roberto. Nagpatuloy sina Nando at Roberto sa paglalakbay. Ilang beses din silang muntik mahimatay dahil sa pagod at lamig pero patuloy lang sila sa paglalakad at hindi sila sumuko. Matapos ang 10 araw na paglalakad ay naabot na rin nila ang isang ilog at higit sa lahat ay nakakita sila ng isang tao sakay ng kabayo. Wala na silang lakas para tawirin ang ilog kaya sila ay nagpalipas ng gabi dito. Kinaumagahan ay bumalik ang lalaki at ibinato sa kanila ang papel at ballpen. Sinulat ni Nando na sila ay mga survivor ng plane crash at marami pang survivors ang naiwan sa bundok. Makalipas ang 2 araw ay dumating na ang kanilang pinakaantay at sila ay nailigtas. Nailigtas na rin ang 14 survivors na naiwan sa bundok. Matapos ang kanilang pagkaligtas ay na-interview ang mga survivors at inamin nila kung paano sila nakatagal ng mahigit 2 buwan sa bundok nang walang pagkain. Marami ang tumuligsa sa kanila nang malaman ang kanilang ginawa ngunit matapos nilang ipaliwanag ang buong pangyayari at hirap na kanilang dinanas ay naintindihan na rin ito ng mga tao. Kayo, anong opinion nyo sa ginawa ng mga survivors na to? I-comment nyo lang ang sagot nyo sa ibaba.